Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, pag-uusapan po natin yung mga kitchen designs na iiwasan po natin. So, let's start! As a professional cabinet maker, ito po yung mga designs na ina-advise po namin kay clients na iwasan. Bibigyan din po namin kayo ng mga reasons kung bakit namin siya pinapaiwasan. Shaker doors po ang number one sa ating listahan. Marami pong nagpapagawa sa amin ng shaker doors, pero sinasabihan po namin to reconsider. Ang shaker doors po ay opo, maganda siyang tingnan. Pero ang problema po dito, mabilis po siyang madumihan. Yung mga sulok-sulok po ng ating shaker doors, doon po nag-accumulate yung ating mga dust. Magmumukha po siyang madumi at napakahirap pong linisin nung gilid niyan. Yung mga sulok niyan, mahirap po talagang linisin niyan. Open shelves. Ang gusto po natin sa ating mga cabinets ay closed. Ayaw po natin na yung mga alikabok ay pumasok doon sa ating mga shelvings. Isakay nyo po yung mga open shelvings nyo. Madumi po yan. Hanging shelvings. Ganon din po yan. Diyan po magre-rest yung mga dust natin. Kapag po ginanin nyo ng kamayan, lagi po yan madumi. Isa pa po sa problema ng hanging shelvings, kung gusto nyo po siyang maging matibay, talagyan nyo po siya ng L-bracket. Kaso, masakit po yan sa mata. So, mag-install po tayo ng concealed na support niya. Ang problema naman din po dun sa concealed na support niya, hindi po siya ganun katibay. Lalo po kung ang inyong hanging shelves ay gusto nyo medyo malalim. So kapag po medyo mahaba na ang ating shelvings, may chance po siya na tumungo. So gaganon po yun. Hindi rin po namin sinasuggest na maglagay po kayo ng mabibigat dito sa hanging shelvings. Kasi mataas din po yung chance na malaglag po ito. Handles. Yung mga ganito pong handles. Tatamaan na tatamaan niyo po yan. Baka po sumabit ang inyong pants or shorts. Or baka po tumama lang talaga sa binti nyo. If may kids po kayo, yan, baka po tumama sa ulo ng kids nyo ang mga handles. So iwasan nyo po yung mga ganitong klaseng handles. Corner doors. Ito pong corner doors, yes, maganda po siyang tingnan. Pero mabilis pong masisira ang inyong hinge. Lalo po kung malaki yung pintuan na ilalagay nyo. So dumodoble po yung bigat na sinusuportahan ng ating hinges. At saka po yung gitna po ng ating corner cabinet na ito. Mataas po yung chance na babagsak siya sa gitna. So lulundo po yung gitna niyan. At lastly po, yung ating hanging cabinet. Yung hanging cabinet po, mas gusto po natin na hanggang ceiling siya. Pero kapag po yung ceiling natin ay sobrang taas, okay lang po na hindi po siya umabot sa hanggang ceiling. Ang suggested po namin na height ng ating hanging cabinet is 1 meter. So marami na po kayong malalagay dun sa 1 meter na yon. So bago nyo pa rin po ma-access yung pinakataas ng hanging cabinet, kailangan nyo po ng hagdan. So sa other video po, bibigyan po namin kayo ng mga solutions dito po sa mga design flaws na nakikita namin para po maging maayos at mas matibay po yung ating kitchen cabinet. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments na po regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!